Hello, magandang araw mga ka-Jack. So, ito ay tinatawag na ball body. So, ito may mga solenoid yan. Nasa ilalim siya o nakatago. So, hindi basta-basta mahugot yan mga ka-Jack. Yung, yan, ito yung SLT. At yan yung circuit 2. No? Yan yung lumabas sa code. Nababaklas yan. So, hindi ho basta-basta mababaklas yan mga ka-Jack. Yung ball body na yan. So may proper tayo na ginagawa, hindi po natin basta-basta inaalis yung mga tornilyo, baka tumalsik yung tinatawag na spring dyan, ng piston, at saka yung tinatawag na check valve dyan, malapit dyan na nakalagay dyan, yung may bulitas, tapos merong spring. So super duper ingat po tayo mga ka-jack. Ang gagawin natin, pagka dudukutin natin mga solenoid na yan para i-check natin, ay aalisin natin yung tornilyo na kakapit sa valve body, sa mga gilid o bandang gitna. Yung iba ay ibababa natin ng unti-unti. So dahan-dahan natin ibababa. Huwag natin basta kakalasin lahat ng tornilyo mga ka-jack, ba magka-problema tayo. Ang gagawin natin ay unti-unti natin ibababa yung tinatawag na bulb body. Yan kabuuan na yan mga ka-jack, yung bulb body na yan, dyan nakakabit ang mga solenoid na yan na chine-check natin. So ganito mga ka-jack, ayan, medyo nakababa na siya ng konti. So kailangan natin i-push ng konti ditong banda na portion na ito dahil nandyan yung spring. Ayan, para madukot din natin yan, yung SL2 ay ibaba natin dyan bandan na mamamaya mga ka-jack. So pinakita ko lang mga ka-jack yung bulb body, no? Ito yung tsura ng bulb body natin, at mag-ingat tayo kung hindi na. Ayan, tignan nyo mga ka-jack, medyo nakababa na ng konti at naluwagan na natin. So mag-ingat lang tayo, ha, baka magbaklas tayo basta-basta nito. Ay nako, napaka-delikado pagka hindi natin maibalik ng tama yung ating mga binaklas. So, after na mabaklas yan, i-check natin lahat ng mga solenoid. So, ganun lamang mga ka-jack. At nilagyan ng beta gray ito kasi wala nang tinatawag na gasket. So, beta gray na lang ang ginamit. So, tatanggalin muna natin yung mga lumang beta gray na gumapit dyan, para sa ganun ay maalis na maayos, no? Para lumapat uli at hindi magkaroon ng leak. So, yan ang gagawin natin mga ka-jack. Anyway, hanggang dyan lang mga ka-jack yung ating vlog. Pinakita ko lang po sa inyo mga ka-jack yung ball body para makita natin. At kung ganyan na style ng ball body natin at mga solenoid, hindi basta-basta makuha. May proper po yan, dahan-dahan lang po na ibababa yan, unti-unti, hanggang sa makuha na natin yan. So, ayan, sana meron na naman tayo mga ka-jack natutunan patungkol sa mga solenoid na ito. At yung pag-check nyan, kung dalawa yung wire, dalawang ilagay natin, positive at saka negative. Pagka isang wire lang, automatic ground na yung isa. Ganyan po mga ka-jack ang pag-test natin. God bless!